Oh, hello everyone. And so, I'm late to si Manuel, pero we need to start na. Today, we'll be talking about limits and continuity. Yung huli natin ginawa, we'll do exercises. Pero, let me ask you, do you want to go straight to the problem solving na or do you want me to recap a little? What do you guys think? You want me to do a recap? Sige, I guess I'll just do that. Let's make it short. So what did we look at for the past meeting? Yung concept nga ng limits muna. Definition of the limit. So merong ina-approach na value. No? As x approaches a, merong nilalapitan na value yung function. It's the basic definition of a limit. Intuitive nga. And nakikita nga natin graphically, if we approach both sides from the left, unti-unti siyang napupunta dyan. Then as we said, kahit hindi defined yung f of a, or kahit hindi yun, kahit f of x is not equal to f of a, sabihin, kahit hindi yun yung mismong value ng a at x, okay pa rin yun. Pare-pareho ng limit yan, no? L lahat. Next, next is one-sided limits approaching from the left or from the right, no? Then if we know that these two are not equal, does not exist, D and E. From the right, it approaches 1. From the left, it approaches 0. From the left, from the right. Kaya yun yung notation. So we write, left-hand limit of f of x as x approaches a. No? Ayan. From the left, from the right. The other definition of the limit is that, sabi ko nga, if both one-sided limits are equal, ibig sabihin, the limit exists at that number. Next, intuitive definition of an infinite limit. So, let f be a function defined on both sides of a except at a itself. So, ito yung ano. As it approaches a, infinite yung value. So, wala siyang ina-approach, kundi infinite. Ayan. Oh. Then, ito, yun ang vertical asymptotes. If the limit as x approaches a is infinite or kahit ganyan man yan, it means that it is a vertical asymptote. Ayan. Vertical asymptote, bawal siyang i-cross ng function. Pero yung horizontal asymptote, okay lang. Okay lang. Limit loss, common sense naman to. Pwede silang i-add, pwede silang i-minus. You can multiply a constant to it. Pwede mo silang i-multiply. Pwede mo silang ipag-divide. No? And unless the function at the denominator is equal to 0, the limit of the function below is equal to 0, you can raise it to a power. The limit of a constant is also a constant. So example, limit of x approaches 1,000, 1 equals 1 pa rin. Kasi if your function is 1, the constant function, anywhere, it is defined as 1 lang. No? Wala nang iba. N is a positive integer. So if you raise x to something, making mali-raise lang yung limit. Yan, no? So on and so forth. Then, common thing, as long as polynomial or rational yung pinag-work out natin, well, which is the case in which we do, we just substitute, no? We just substitute yung value ng a sa x, no? Yeah.
Squeeze theorem. We'll practice this later. I will show you an example. Yeah, if you have two functions, mas maliit yung isa kaysa sa isa. At that point, if pareho to ng limit, kumbaga nasa gitna ng dalawang function yung hinahanapan natin ng function, as long as pareho ng limits yung outer functions, yung loob is has a limit of L. At infinity, so pinag-approach natin to infinity yung x natin. So we examine what happens at x equals infinity. And yung ina-approachan yung value is called the horizontal asymptote. And again, as I said, yung horizontal asymptote pwede siyang macross. No? Pwede siyang i-cross. Yung vertical asymptote, hindi. Bawal yun. Then, as long as we see functions of this form, it is equal to zero, yung limit niya as x approaches to infinity. Continuity naman, tatlo yung tinitingnan natin. F of a is defined, sabihin walang hole. Next, the limit exists. Next, defined siya, pero yun nga, nahandito siya mismo sa line. Bawal nahandito yung a. Bawal nandyan yung value ng f of x. No? Pag ganon, continuous siya. Okay? Defined siya, walang hole. Number two, nag-exist yung limit dito. Number three, hindi na nandito yung A. Nandito siya mismo sa line. Continuous siya. Walang gap sa curve. Continuous from the right, if that happens when x approaches from the right, from the left naman, ganun din, no? Same concept. Ito, continuous on interval. If naka-continuous siya everywhere dyan, again, this one means that continuous from the left and continuous from the right. This one is continuous from the right. This one is continuous from the left. Closed interval yan. Pag example, nilagay ko dito ay ganyan. Pag nilagay ko ganyan. Ganun. Okay? Continuity loss, pwede natin pag-add ang function, multiply, subtract, divide, multiply constant, and may continuous din sila at x equals a. Okay? Lahat ng mga function na to ay continuous everywhere. Basta nasa domain nila. And again, pwede tayo mag-compose ng limit. As long as continuous yung f, no? As long as continuous yung f, yung f lang naman. As long as continuous yung f, pwede nating pagpalitin yung order ng pagkuha natin ng limit. I'll give you an example later. And kapag kinompose natin ang dalawang functions and pareho sila continuous at a, continuous din yung composition nila. Nakuha ba? Okay, sige. Oh, let's go back to the basics. 5 minutes. Additional akong tanong.
na conditional na tanong. I'll give you 2 more minutes. Okay, let's go. Sige, let's discuss. Medyo nagkakalito rin tayo. Sige, let's start with letter A. Graphically, madali na yan. O, saan siya pupunta? Saan siya pupunta? 1, 2, A, B, C. Saan siya pupunta? Okay. From the left, dito siya pupunta. From the right, dito siya pupunta. So, since these two are not equal, since A and B are not equal, D and E. Letter D, 2 from the left, dito siya pupunta. So, 2. 2 from the right, 0. Okay. Letter F, bakit 1? No, hindi. Again. Okay, sige. But why is it wrong, Megan? Diba? Sabi nga natin,
ang limit is the value the graph approaches. So if we look at it carefully from the left and from the right, diba, as we from the left muna, as we go closer and closer to 2, ito siya papunta. Hindi naman siya tumatalon dyan, diba? Hindi. So if we say 1.9, 1.99, 1.999999, andito siya malapit sa 2. Dapat 2. Same case dito. Sa letter E, dapat 0 yung pupuntahan niya. And since hindi equal yung D tsaka E, D and E. Nagkamali kayo pareho sa fact na sinubstitute niya lang yung P. No, hindi ganon, no? Hindi ganon for this case. You look carefully where it approaches. Hindi ganon, no? Okay. Kung gumawa ka ng table of values, you see na, kaya nga sa limit, di ba? If you look at the definition of the limit, very close to A, but not equal to A. Bakit? Kasi, tingnan niyo tong tatlong case na to. Sa kahit anong case na yan, ang limit niya L. Yung limit nito hindi F of A. Hindi ah. L ang limit. Hindi F of A, no? So please take note of that. Okay? Letter G, G of 2. Yes, D of 2 equals 1. Yon. Okay, sige, that's great. Buti na gets niya. We'll have one more, don't worry. Letter H, G of T, 4, yes, 3. It's correct kasi. Yan, o, kita niyo yung difference ng F tsaka G? G of 2, 1. Oo, totoo. Pero yung limit niya, hindi. Wala. Does not exist. Kasi wala namang ina-approach pareho, eh, di ba? Magkaiba yung D and E. Okay? So, there. Letter H is 3. Obvious naman from the graph. Before I move on, may tanong ba? Okay, sige. Next, eto naman tayo. Five minutes ulit. Paki-screenshot guys. Meron akong ayusin sa iPad. Screenshot na lang, okay? Okay, sige. Na-screenshot yun naman, no, guys? Na-screenshot ba? Okay, sige. Okay, thank you. Sige.
Okay, let's wait for 2 more minutes. Megan, how do you write asymptotes, di ba? Equation of the line yan. So, iayos na lang yung sagot. Yes, yan yung asymptotes, pero hindi yan yung limit. No, hindi yan yung limit. Sige, we'll discuss in 1 minute. Wait! And let's wait for Kion din. Yan. Perfect. Let's see, nakuha pareho ba kayo? Okay, you're all correct. Sige, let's discuss. Okay, paano yan? Yan, tama. Okay, good job. So, yan, no? Ganun dapat, Megan. So, good job. Let's see. Approach, or letter A, let's just look at the graph. Approach both pababa. Negative infinity. Or, additional question. Answer lang nyo mamaya. Limit as x approaches 6 f of x. Okay, letter B. X approaches negative 3. Tama, positive infinity. Letter C. X approaches 0. Pataas lang siya pataas, positive infinity. Letter D. Minus 6 minus, pababa siya. 6 positive, pataas siya. Ito, letter F. What kaya? Ano kaya? Ano kaya sagot dyan? Any guess? Yes, does not exist. Good job. Kasi magkaiba sila. Hindi sila papunta both sa infinity. Magkaiba sila na pupuntahan, does not exist. Ayan, just so you know. Okay, next. Actually, dapat hindi kasama sa A, B, C, D, E, F yung asymptote. You can answer it separately. No? Hindi siya part ng A, B, C, D, E, F. So, sabihin nyo lang na, teka na, nasobrahan ako ng erase. Sabihin nyo lang ito. Ayan, asymptotes. Yun lang. Hindi siya kasama sa A, B, C, D, E, F, no? Okay. Yan. Alright, before we go on, do you have a question? May question ba? Okay, sige. Ito ulit, 5 minutes. Ito, you have a graph. You have a graph. Oh, meron kayong graph. Tapos, meron kayong graph. Tapos hanapin niyo yung A, ano yan ha? Per item lang yan, they are independent of each other, no? So, for every item, hanapin niyo yung all possible A such that yung limit, such that sinasatisfy niyo yung condition, no? Hindi ka dapat maghanap ng A such that it satisfies 11 to 15. No. For every item, hanap ka ng value of A, value or values such that it satisfies what is given in the statement. Okay? Sige.
1 minute. Okay. All right, sige, let's see. We have a bit different answers. Again, okay, see you later. Number 11 muna. Limit of f of x equals a is 0. Okay, ito na naman tayo. Nagkamali na naman tayo. Yung negative 1, yes, obvious yan. Ano? But, ito. From the right, oo, totoo, 0. From the left, ano? Wala kang graph from the left, eh, di ba? Wala, wala. Wala kang graph from the left. Hindi ko pala ito nasabi sa inyo, no? Pero kasi, wala kang a-approachan from the left. Wala kang a-approachan from the left at all. Pala, no? Kapag kumukuha ng limit, tapos parang ganyan yung nangyari, endpoint, walang ano yan. Pag ganyan, walang limit yan for sure. Walang limit yan for sure. Ang limit lang yan from the right. Kasi endpoint siya eh. Wala siya nga approach yan from the left, pero meron siya from the right. So, ito, ang ano dyan, limit of f of x, ay sorry, itong yan, yun lang. Okay? Always remember that, no? Sa left, wala. Therefore, wala siya at all. Okay? Always remember that, ha? Mm-hmm. Okay. Next. Nakuha ba yun? Remember yun, ha? Remember that. Okay, remember that. Number 12. Yes, tama kayo. Yun lang naman. Kasi hanapin lang natin yung trend na pababa. Dito na yun sa x equals 1. No? Vertical asymptote. Vertical asymptote. Okay, next. Number 13. F of a exists but limit of f of x of a does not exist. Maraming ganun. Actually, isa lang. Isa lang. Negative 3 lang. Ito, si x equals 4, nag-exist yung limit niyan. Nag-exist yung limit. Diba? As we discussed kanina, nag-exist yung limit. Meron niyan limit. F of a exists. No, f of a exists. And limit of f of a exists. Right? So yung... Ay, sulat ko pa rin yung sagot, no? Negative 3 lang, no? Kasi ito, nag-exist yung limit niyan. Ito, nag-exist yung f of a... Sa 3, x equals negative 3, ito yon. But walang limit. Kasi magkaiba yung left and right hand limit. Okay? Next, 14. F of a does not exist. But limit of f of a exists. Oh, nagkamali na naman ito ulit. As I've explained, ito, walang limit to. Okay? So, dapat isa lang.
Saan lang yun? Ito. Zero. 15. Both right hand and left hand limit exist. But the limit at the does not exist. Isa lang. Negative 3 lang. Same reason, pinakita ko na kanina, di ba? Does not exist kasi magkaiba yung left and right hand limit. Or right hand and left side limit. They exist, but the limit does not exist at A itself. Tas ito, may nagsagot ng X approaches 1, pero ito guys, hindi yan ano, hindi yan... Basta hindi siya... Hindi siya tama. Hindi siya tama. Kasi, left hand limit lang yung meron, yung right hand limit wala. Limits from the right side wala. As I said, wala nang graph from here. Wala nang graph from here, no? So yun. Before I continue, nakuha ba? Okay, sige. That's great. Okay, so ngayon, we'll be moving on to limits, taking limits. So ito, I'll be giving you a series of, I'll be giving you a series of questions. Marami-rami yan. We'll answer as many as we can. Tapos, titignan natin. Ito, mga techniques in taking limits. This is where we'll spend a lot of our time. No? So maybe I will, okay, so now let's just go over some. Okay, ano ba yung gagawin? Ano ba yung gagawin muna? Number one, substitute into expression. This is how you take limits. Substitute this into the expression. Actually, sinulat ko yata ito eh. Wait lang ah. Toto. Teka lang ah. Kunin ko to ah. Kasi maganda yung sinabi ko dito eh. Nangalit yung 4 steps ko para sa inyo. Number 1, substitute. Number 1, substitute yung value na to into this one. Number 2. Sige, try natin, substitute natin. Kasi 'di ba? Example, binigyan ko kayo nito, limit of x approaches 1, x plus 1. O substitute. Merong sagot 'yan, 2. 'Yun na 'yung sagot agad. Wala ka na ibang gagawin. Kasi 1 plus 1 equals 2. Pero ito, first step, substitute, may makukuha ba tayo? 9 minus 9 all over 9 minus 3, 9 plus 3 minus 12. 0 over 0. Wala yan. Hindi yan tama, di ba? So, next step is to manipulate algebraically. Paano yun? You will see this in this short demonstration. Pwede natin gawin. Pwede natin i-factor out. So, ang goal is to simplify the expression as much as we can. Ha?
cancel. Tapos na tayo. Substitute again, step 3. Check if it has an answer. Yun. Number 4, if there's no answer after simplifying, baka infinite yung limit mo or baka walang limit at all. We will see later. No, we will see later. Ayan. So, if we substitute, negative 3 over negative 7, 3 over 7 ang limit. Yun. E paano pag tinanong ko kayo? Limit of x approaches 2. Nito. Substitute lang natin. Makukuha na natin yung sagot. 4 plus 6 over 4 minus 4 minus 12. Negative 5 over 6. Wala ka na ibang gagawin. Yun na agad yung sagot. Kasi may, kung na may nakuha kang sagot eh. Yun yung 4 steps na yun. Number 1, substitute. Number 2, manipulate. Manipulate and simplify. Number 3, substitute again. Number 4, determine the answer. Infinite limit? Ibig sabihin, sagot ba ay positive or negative infinity? Or walang limit at all? Nakuha ba? Nakuha ba, guys? Okay, sige. Ayan, ganun lang. Okay. So, sige, ayusin ko lang to para meron kayo reference. Na yung pangit sa akin. Hindi ako maganda magsulat. O sige, number 2. Obviously, hindi pwede yan. Hindi pwedeng we get it as is. Kasi 1 over 0 is 0. So, what do we do? Combine natin. Okay. Next, check ulit natin. Possible ba? 0 over 0. Hindi pa, di ba? Hindi pa. So, simplify pa natin ulit. Yun pala. If can be simplified. Further. Simplify further. Ayan. Simplify pa natin isa. Okay, nag-skip ako ng step. Diba, simplify ko na. Bawal. Simplify ko ulit. Now, I get the value. May nakuha na akong value. Sagot 1. Ganon. Next, ito. Substitute x equals 1. 1 over 0, di ba? 1 over 0. Bawal. Meron pa ba tayong ibang mga gawa? It appears wala na, no? Teka lang. Appears wala na. No? Ngayon, we are left of the decision to determine if may limit ba talaga or wala. Paano natin determine? Ito na yung mahirap, no? I want you to
to use your big brain to big brain. There's no good way to do it, pero ito, ganito siya. Param natin agad na vertical asymptote yan, di ba? Harataan naman, right? Kitang-kita naman. Di ba, di ba, di ba? Yung ina-approachan mo is a vertical asymptote. So you are sure yung limit mo infinity. Ang tanong, anong klaseng infinity? Number two, nag-exist ba talaga? Pareho ba sila ng ina-approachan? Pareho ba ang positive na infinity? Or pareho ba negative infinity? Yun, that's the next question. Paano natin malalaman yon? Look. Diba, x approaches 1. Kuha ako ng maliit-liit. Sabihin nating kuha tayo ng number from the left of 1. Sabihin nating 0.5. Kuha tayo ng number from the right of 1. Mga 1.5. Oh, kumukuha ko, parang ito yung ginagawa ko. Diba ganyan siya somehow? Ganyan yata somehow. Ang ginagawa ko, tinitingnan ko yung trend. Ito yung 1, diba? Tinitingnan ko yung trend. At 0.5, ano siya? Positive ba siya or negative? At 1.5, positive ba siya or negative? Yung sagot. Anong ginagawa ko? I am examining this function as x is close to 1. As x is near 1. No? Ang ginagawa ko. So let's see. From the left, ano yung sagot? Positive, negative. Positive, di ba? From the right, ano yung sagot? Positive, negative. X equals 1.5. Positive, di ba? So all in all, the limit exists and it is positive infinity. Nakuha ba yung ginawa ko? Nakuha ba? Or no? Honestly. Yes, no. What do you think, guys? You want one more example? Sige. Ito. Ang dami kong item. sige, ito. To number 31. Step 1, substitute. Oh, wag muna natin isipin yung plus tsaka minus. Yan muna. Step 1, substitute. 6 over 0, di ba? So bawal. Indeterminate form. Next, masisimplify pa ba natin to in any way? Wala na, di ba? Also, notice that, yung ina-approachan niya is a vertical asymptote, right? Right, yun. So, it remains to decide if the limit exists or no. So, what do we do? We check two values which are close to 5. One from the left and one from the right. So check natin yung x equals 5.5. Hindi lang 0.5, ha? Pwede kahit ano.
Ako lang 'yan. Substitute natin dito. You'll get positive answer. Pag x equals 4.5, i-substitute natin dito, you'll get negative answer. Right? All in all, DNE. Let's siguro makakatulong if I show the graph. Okay, let's hindi show the graph, ha? Ano? Does not exist siya. Anong ginagawa ko kanina? Tinitingnan ko yung behavior nung tinitingnan ko yung behavior nung graph habang palapit siya sa 5. Anong ginagawa ko? Sample. At x equals 5.5. Asan yun? Ayan, yun yung nakuha ko. 13 daw yung sagot. Positive yung sagot. So you are sure as you go closer to 5, as you go closer, habang palapit ka ng palapit sa 5, you know, kita nyo, habang palapit ka ng palapit sa 5, tumataas siya. Pataas siya ng pataas. Going to positive infinity. Eh, paano if I take it from the right side? 4.5, nasa yung 4.5? Yung nakuha yung sagot is negative, di ba? What does that mean? Habang papalapit ako ng papalapit sa 5, from the left, ayun, no, bababa siya, bababa. It goes to negative infinity. Kaya ako ginagawa yun. And dahil napag-conclude kong hindi sila pareho ng trend from the right and from the left, does not exist. Kitang-kita naman dito. Do you get the logic of what I'm doing? Okay, yun. Ayos. So now, let me go back to my presentation. And ayun. We'll do some exercises about that later. Ganun. Next, ito. Ito, may ano to. Ayan, parang okay, x equals 0, it equals 0, no answer, di ba? Kasi 1 minus 1 over 0, 0 over 0, 0 over 0, no answer yon. But actually, meron pa tayong magagawa dyan. Square root yan, guys. Take note, square root. Pag square root, kinoconjugate natin. No, nagkoconjugate tayo. Actually, ito pa yung isang method. Sige. Okay. Ito to, look at this, ha. Example, sinubstitute ko dito, di ba? Zero, nakuha ko sa numerator at saka denominator 0 over 0. Most likely, pag limit of something, 0 over 0, yung nakuha natin, di ba, pa nagsubstitute tayo, may nakuha tayo. For sure, most of the time, masisimplify pa natin yung expression. Ito rin. Actually, ito special to. Anyway, baka narito pa kayo. Never mind what I said. No? Basta if pwede nyo pa i-simplify nyo. If hindi. I-decide nyo kung positive or negative infinity. Anyway, ito, dahil square root ito, ito yung gagawin ko. Pwede pa yung i-simplify. Simplify.
Oh. Pwede pa yung simplify eh. Tapusin na natin. Sayang eh. Ngayon, check nyo if pwede nang makuha yung sagot. Limit of the approach is 0. 2 over 1 plus 1. 1. Nakuha ba yung process? Nakuha ba? Nakuha ba yung process? Ay, sorry. Nakita ba yung ginawa ko? Sorry, hindi pa. Nakita ba? Okay. Sige. Alright. Ayun. Sige, ngayon, I will let you try this. I will circle some items that I want you to do. One, two, three, four, five, six. Tapos meron akong mga dinagdag na tanong. O seven na. I'll give you 15 minutes. Let's go. 15 or 20. Baka 20. Kailangan nyo zoom in, tell me. May tanong kayo, mag-voice chat kayo. Ako'y magluto.
Sige guys, ha, si Castle last na. I'll be back in 15 minutes. Okay, 6:40, 9:40 PM, we'll check. May tanong kayo, please voice chat, no? Para marinig ko. Kasi mag-7 PM na dito, no? Medyo late na.
Okay, guys, 4 minutes. 4 minutes, ha? Okay, 2 minutes. Kamusta? Okay naman? Does anyone have any answers? Pakitype na lang.
Rex, ha? Set timer for 3 minutes. Okay. Sige. Let's go. Or do you want more time, guys? Do you want more time? Sige, let's go. Let's start. Number 12. And number 14. Diba, if you substitute x equals 4, over 0 siya, diba? So, bawal. So, ayusin natin. Oh, what do we have here? Ano ko pala natin is, titingnan natin kung ano, titingnan natin kung tama. Titingnan natin kung positive or negative infinity. Kasi 'di ba, if you substitute, magiging 4 over 0 ulit. So 'yan. So if we get the answer, okay, let's examine from the right. Sabi natin x equals 4.5, positive yung makukuha. If x is from the left, negative yung makukuha, di ba? DNE. Tama ba ako? Yes, tama ako. Nakuha, nakuha. Number 14, DNA. Number 16. If we substitute negative 1, ano yan? 0 over 0 yan yata. Yes, 0 over 0. So, let's substitute. Let's factor out. Alexa, stop. Oh, we have the answer. Okay, that's good. Number 18. O sige, as additional exercise, pakihanap habang sinasagutan ko, pakihanap limit of 4 plus tsaka 4 minus. O 0, pag substitute natin, wala, bawal. So simplify, ano to, 8 plus 3a squared minus, plus 3ab squared plus h cubed minus 8 over h. Diretsuhan ko na ng simplify. Makakancel pa natin to. Ito makakuha natin. Dapat 12 yung sagot. Hindi 8. Any questions on these 3 items?
Okay. Ito naman. Oh, from the left, ano? Dahil nga negative yung nakuha natin from the left, so parang pag-anon yung trend, ito, negative infinity. And from the right, positive infinity. Okay? Itong 27. Oh, sige, gawa tayo ng separate page. If you substitute x equals 16, Alexa, set timer for 2 minutes. Starting now. So number 27, if you substitute x equals 16, bawal, di ba? So we can simplify by taking the conjugate. Hindi kasi Manuel. Hi, Manuel. Paano yan? Tapos yung baba, okay lang, no problem. Okay, tapos ito, x times 16 minus x times 4 plus square root of x. Cancel. One over 16 times 8, 1 over 128. That's correct. Ayan, that's good. Nice job, Megan. Number 29. Ang pinaka pwedeng gawin is to cross multiply. Basta make them the same, ano? Make them the same denominator. Next, conjugate. Kasi wala pa rin eh, di ba? 1 minus 1 over 0 times 1. Wala pa rin yun. Bawal pa rin yun. Conjugate naman. Ang tanong ano? Alexa, stop. Ang tanong, ano kaya gagawin ko? Ano exactly? Try natin. Ako tingin ko ito eh. Hindi ko rin alam eh. Tingin ko, pag nag-multiply ako ng square root of 1 plus square root of 1 plus t over 1 plus square root of 1 plus t, tapos na tayo. Tama. Negative 1/2 ang sagot.
Megan, I think you're really near. Tingin ko nagkamali ka lang somewhere. Pero nice work. Nice work, nice work. You're almost there. Good job, good job. Number 30 and 32. Teka lang, papatayin ko na yung apoy. Yan. So sa 30 and 32, ano nangyari? Conjugate lang. X squared plus 9 minus 25 is X squared minus 16. Difference of two squares. Negative 8 all over 10, negative 4/5. Last one, number 32. Diretsuhin ko na, ha? X squared minus x squared minus 2hx minus h squared all over x squared times x plus h squared times 1 over h. Haba. Anyway, ayun. Simplify nyo, then substitute yung h equals 0, you'll get an answer. Nakuha ba? Nakuha ba yung mga technique na tinuro ko sa inyo? Yung pinaka-common na ginagawa, no? You simplify, you take the conjugate, and then you substitute. All those stuff, no? Okay ba? Nakuha ba? Gets ba? Yes, no. Nakuha naman. All right. Ito, I'll give you 5 minutes siguro. Dali lang to. Tara nga. Sige, yan na muna. Dali lang lahat yan. 8 minutes.
Ang sagot lahat dyan, infinite. Or does not exist. Ang tanong, anong klase? Bakit? Ano ba x minus x? No, dapat hindi. Dapat hindi. Para sa para anong para sa ang number Megan, why do you need a calculator? For what na, what number are you answering? Para sa substitute, no, bawal ba?
No, bawal do. Kailangan kaya ng walang kalkyu. Ay, nawala yung ano ko. Teka. Two minutes. Sige, I'll give you a few more time. I'll give you 5 more minutes.
Okay, let's go. Does anyone have any answer? How about yung iba? Okay, sige, let's go. Nabigay ko na yata ito kanina eh. Pero na number 33. Oh, from the left, may ating 0.5 positive yung sagot. From the right, sabi natin 1.5 positive din yung sagot. Diba? Positive infinity. 34, ganun din ulit. From the left, 2.5 positive infinity, kasi positive to, positive to, ganun din from the right, di ba? Pero from the left lang pala hanap natin. Imposible maging negative infinity to, kasi this gives positive, this gives positive. Joke lang. Maniyaw na lang tingin sa exponent. To the fifth to. So, pag nagdagi tayo ng negative ng positive 2.5 dyan, for sure, maging negative to. Ito, ln x squared minus 9, alam natin na kahit anong mangyari, diba, ln x, anong graph niyan? Paganyan, diba? Alam natin na as long as this approaches 0 from the right, kahit anong mangyari, guys, ano yan? Negative infinity yan. Kasi that's how ln works. Ito, 1 over x cosine x. As x approaches pi over 2 from the right, ano yun? So, isipin natin yung graph. Ano na importanteng tama yung graph? I mean, okay na okay yung graph. Pero ito, let's wait lang. At pi over 2, ano yung value ng cosine? Ay! Zero, di ba? Zero, zero. Isipin nyo, if you're going to take it to the right, tapos positive siya, di ba? From the left, ano nangyayari? Take note sa ano ba ito i-describe? Pi over 2 from the right. Ano yun?
from 0 mga pi over 2. Eh, from the left. Ano yun? That is from pi to pi over 2, di ba? Eh, any value of cosine na to the left of pi over 2, let's say, hindi, dapat positive infinity. Tapos na pala ako. Tapos na pala ako, sorry. Skip. 41. Simplify muna natin. Wala. Wala tayong magagawa. So, ano ang gawin natin? Check lang natin. If x equals mga, let's say, if x is between, ano? Kasi ano ba yung vertical asymptote nito, guys? Ang vertical asymptote nito is x equals 3 tsaka 2, di ba? Pero ang pakilang natin is from the right, no? From the right. So, let's substitute x equals 2.5. Nasaan siya nun? Ano yung sagot? Negative, di ba? So, dapat negative infinity. Ito naman. From the right, ay from the left, so sabihin natin 1.5, negative yung sagot, di ba? Tako ba? You get the idea? Do you get what I'm doing? No, honestly, yes, no. Ano guys, do you get it? No. Honestly. Yes, and honestly, parang ganyan yung mangyayari, no? Parang ganyan lang yung mangyayari, Megan. Determine mo lang kung positive or minus yung numerator and denominator depending on the side where it is approaching. Yun lang yung ginagawa natin so far. Tama ka. Tapos kung magpa-positive or negative, yun yung sagot. Positive infinity, negative infinity. So on and so forth. Tama ka. Good job. Yun, gets mo siya. Yung mga ito, don't mind about this. Hindi niyan tatanungin sa inyo. Advance yan. Hindi niyan tatanungin sa inyo, for sure. Yung mga ganito lang, yung mga polynomial, yun ay tatanungin sa inyo, I'm sure. Okay? Can you move on? Kasi para masagutan lahat ng mga limit na to, ang gagamitin natin is called L'Hospital rule. Siguro, if meron tayong time, baka ma-discuss yun sa inyo sa next session. Pero nevertheless, yun lang naman. Okay ba?
Paano din ba malalaman kung infinite yung limit if I'm looking at the graph? Okay. Sige. Infinite yung lalabas na limit kapag... how to say ba? Diba sabi ko nga sa inyo, the way to know if it's an infinite limit is, diba, pag parang na-simplify nyo na lahat, nagawa nyo na lahat ng pwede nyong gawin. Nakapag-cancel na kayo, nakapag-conjugate na kayo. Pag sinubstitute nyo to, dito sa expression, wala ka pa rin makuhang tamang sagot. Parang yung denominator mo, zero. Yun. For sure, infinite yung limit na yan. For sure. The only question is, saan siya infinite? Positive ba? Negative? Yun lang yung pinakatanong. Negan, no? Okay ba? Okay, sige. Dahil kapag gusto ituro sa inyo. Sana may time tayo. Sige, break lang. Para... Sige. 29, ito, itong dalawa na to. Magko-continuity muna tayo bago natin tapusin, no? Yung mga last pa item siguro ako na lang magdi-discuss. Ito, 29, 30. Itong dalawa na to. Naalala pa yung continuity? So, yan. 29:30. Clear ba? Yan siguro mas okay. I'll give you 10 minutes. I'll give you 10 minutes, guys. Mag-ano tayo? Hanggang 7 PM tayo kasi kaya medyo nag-ano ako kanina. Sorry. Kasi nagluto ako kanina. Thank you.
Okay. Sige, 5 minutes. Five minutes.
Sige, 2 minutes, 1 minute. Okay, let's go. Zero plus from the right. Ano yung zero plus? Ito yon. Three. Tama. 0 minus 0. So therefore, DNE. Three minus from here. Ano yung 3 minus 0? 3 plus is ito, 0. 0. Where's F discontinuous? Where's F discontinuous? Meron ba? Meron. X equals 0. Yung 3, hindi siya discontinuous. Bakit? Kasi... Oo, no? Bakit hindi discontinuous yung... Bakit continuous yung 3? Kasi may limit eh. Kung isipin niyo yung graph ng X equals 3, parang ganito yung nangyari. Yan, no? Parang ganyan yung nangyari. Continuous siya. Bakit? Kasi may limit exists. Next, f of 3 equals 0. Di ba? F of 3 is defined. If we satisfy those three conditions, okay siya. So, x is only discontinuous at 0. F is only discontinuous at 0. Next, ito naman. 2 plus. Is 1, 2, 3. Minus 3 plus is 0. Diba? Minus 3 does not exist. Bakit? Kasi mayroong gap dito. X going 4, 1, 2, 3, 4. Yes, mayroong limit yan. Diba? It's this one. X going to 0, f of x. Positive infinity. X going to 2 from the left. Ito. Minus infinity. X going to infinity. Ayan, no? Anong ina-approachan yan? So, sabihin natin 1, 2, 3, 4. Negative infinity, ito. Minus 1. State the equations of the horizontal asymptotes. Ano? Ito lang. Horizontal asymptotes can be gained from the answer here. 1, 2. State the equations of the vertical asymptotes. It can be gained from the answer also here. Lahat ng mga sagot na positive tsaka negative infinity, yun ang vertical asymptotes. At what numbers is f discontinuous? Hahanapin nyo yung mga may talon, yung mga may infinite, tsaka yung ito.
may hole. So ano-ano yun? 1, 2, 3, 4. Nakuha ba? Nakuha ba, guys? Do you get it? Or looking from the answer, lahat ng mga may sagot na DNE, lahat ng mga may sagot na infinity, discontinuity yun. Na, discontinuity yun. Okay. Before we move on, nakuha ba? Okay. Oh, sige, ito. Ako muna. Evaluate the following. Ah, nasabi ko yun. Nasabi ko na... Hindi ko napansin yun. Hindi pala... Okay. Tama yun, Megan. Sorry. Yes. Hindi ko napansin na... Hindi pala naka-equal. So, yes. Tama ka. X equals 0, 3. Sorry, guys. Correction. Wala pa 3. Oh, wala yung 3. Sorry. Hindi pala naka-equal. No? Hindi ko napansin. Sorry. Ayun. Okay. Sige. Okay. Thanks for saying. Saka sa dami kong gusto ituro sa inyo. Pero sige. Wala muna. If we have time, we'll do this. Ito muna. I want to go with this. Ito. May absolute value? Paano pag may absolute value? Ang tanong, may sagot ba dyan? Yes, meron. Bakit? Oh, substitute natin yung 8. Substitute natin yung 8. Actually, di ko na kailangan gawin lahat to. Eh. Oh, diba? Trick question yan. No? Sige. 64 minus 8 minus 2 is 54 over 48. 3 over 2. Yun siya, no? Pero, what if I ask you this? Tingin nyo, may sagot ba yan? Wala. Meron. Bakit? Ano? Dapat di ko tiranggal yun. Hindi pwedeng ma-cancel yung x minus 2. Bakit? Kasi absolute value ito eh. Depending sa nag-a-approach, depende kung sa nag-a-approach yung value ng x, mag-iiba yung sign nito. Diba? Naalala nyo to? If x is greater than 2, positive yung kalalabasan. If x is less than 2,
negative yung kalalabasan nito. What do I mean? Yung nangyayari, guys. Na yung nangyayari. Di pwede. So, we have to examine what happens when X approaches 2. So, tira natin. Oh, if X equals infinite limit yung sagot dyan. Bakit? Simplify natin. Wala tayong makukuha. So, we have to decide if there's a limit at all or no. No? We have to decide that one. Okay. X is positive. O, sabihin natin X equals 2.5. Ba't ganun? Ah, mali ako ng... Teka. Mali ako ng ginraf. Pag X approaches 2, positive yung kalalabasan niya, diba? Positive, di ba? And kapag negative yung, ano niya? Negative. DNE yung sagot. But here's a more proper way to do this. Sige. Di ba yan? Approaching to 2. Examine mo yung dalawa na yan. Examine mo yan. Examine mo yung cases where X is approaching from the right and from the left. O. Cancel mo. Or, in other words, instead of doing what I did, you can take the right-hand and left-side limit of this item. Obviously, hindi pareho yung lalabas sa sagot dyan. D and E. Naku ba yung ginawa ko? Maraming approach, no? Pero parang pinrove lang na non-zero and opposite signs. Yes, no? Totoo. So actually, sige, let's rephrase this. Let's rephrase what I did. Bale, yun pa yung isang approach, guys. Pag absolute value, most of the time, ito yung ginagawa. Kinukuha niya to. Tsaka ito. Absolute value, most of the time, ito yung ginagawa. No? So, yan. Gawin niyo yun. So, pag 2 from the right, ito lalabas. Pag from the left, ito lalabas. Obviously, hindi para yung sagot niya. Ang sagot dito is 3 over 2. Ang sagot dito is negative 3 over 2. D and E. Nakuha ba? Okay, next item. O, paano yung madali lang to? Next item. Toto mga to, paano to?
Next time na yan. Okay, to. Infinite Limit. Hindi ko pa ito nagawa. So, I want to show this to you. Ang Infinite Limit, ano nga ulit yung technique? Gagawin natin is multiply the highest degree, right? Yun lang. Bakit zero to? As we have, by theorem, zero dapat to. You limit nito as x goes up to infinity. No? Mali ako nang ginawa. Dapat ito pala. Highest degree. So, dapat ito. Zero. 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 Next. Ito. Pero bago gawin yun, meron pa tayong mga gawa. Pwede natin i-simplify, di ba? Ganoon muna. Para hindi tayo masyado mahirapan. Tsaka natin gawin to. Pansin nyo, guys. Di ba parang, ano? Di ba parang wala na? Ano lalabas? 1 over 0. So, dapat infinite yung sagot. Ang tanong, towards which? O, isipin natin. Let's look at this item again. Di ba yan? Lalabas dyan, infinite eh. Hindi lang natin sure kung saan, positive or negative. Paano natin malalaman? Kasi pag ginawa natin 0 yan, 1 over 0, walang sagot yan. So, we are sure na infinite yung sagot, no? Ito, positive to all the time, di ba? Positive ito all the time. Kasi, ano yun eh, even yung exponent, yung sure natin, denominator is positive, whatever happens. Yung numerator natin, hindi. If we take negative x, if you take x as negative, negative infinity to. Kasi negative yung numerator, positive yung denominator. So, ang lalabas, negative infinity yung sagot dito. Last one, ito. Pag may square root, ganun ang gagawin. Ito, ang square root, diba, is always absolute value of x. So, if x is going to negative infinity, negative yung x, ibig sabihin, pag sinimplify natin to, magiging 1 over negative x. So, simplify. Negative 5 plus 1 over x all over square root of 1 plus 1 over x. 1 over x squared plus 1. Yan pala. Ay, sagot. 0, 0, negative 5. Nako ba yung mga technique na to?
All right. To skip na to, wala na, hindi natin ito magagawa. Ito, important item to. Find the asymptotes of this function. Important to, bakit? This is the application, this is a good application. So how do you find the asymptotes of this function? Sige, let's start from the start. Let's rewrite. Ang kailangan natin makuha is, vertical asymptote muna. Meron ba tong vertical asymptote? Di ba parang as long as x is in the domain, as long as x is in the domain, walang asymptote to. Kasi parang for everything naman, madi-define si x, madi-define si y, no? Madi-define si y. Pero let's go to a simpler item. Ito muna. Find the asymptotes of the following function. May magagawa pa ba tayo? Wala na, no? That's it. Vertical asymptote. Find the values which make function undefined. Two x squared equals 3x equals plus minus square root of 6/2. Next. Horizontal asymptote. Paano yan? Kukunin natin yung limit. And ito. Paano lang yan? Madali lang yan kasi... Ganun lang din dito. So, pareho lang yung sagot, guys. No? -1/2. Yun lang. That's all. Nakuha ba yung item na to? Okay. Last two items, siguro. Okay, ito na lang. Put a check if the function is continuous on the indicated interval. -5 hanggang 2. No. Continuous on interval. Ibig sabihin, continuous siya from here to here. Pero hindi, no? Everywhere. No. 2 to 5. Yes, kasi hindi natin in-include yan. Hindi rin natin in-include yan. No?
Yes. 0 to 2. Hindi natin in-include yan. Hindi natin in-include yan. Yes. 0 included. Hanggang 3. No, kasi merong talon dito. 0. Ay! No, hindi pa rin. 0 hanggang 3, hindi pa rin kasi merong talon dito. 6 to positive infinity, yes, of course. Negative infinity to negative 4, yes. Nakuha yung pagsagot dito? Yan, okay. Ito, challenge item. Paano to? Actually, hindi siya challenge item. Madali lang siya. Substitute. 3 times 2, 6. Next. Squeeze theorem. We know that negative 1 less than sine x less than 1. Diba? For any x. Ngayon, let's multiply x to both sides. Let's take the limit of the left side and the right side. Was 0 by our theorem. Dahil pa 0 yung parehong limit nito, we know that by squeeze theorem. Ito. Huwag na ito. Ayan. 8 o'clock na. Sige, ito last one. We just need to find. Ano gagawin natin dyan? Get the limit towards infinity. Nalabas. By judgment. Nalabas 0. Diba? Bakit? Ito, 1 over x all over square root of 1 plus 1 over x plus 1 over x squared plus square root of 1 over x squared plus 1 over x. 0 over 1. 0. Ganun din yung isa for negative infinity. Kasi pag negative infinity, negative then. So, horizontal asymptote is y equals 0. Vertical asymptote, wala. Kasi, for every x na nandyan, defined naman. Wala namang mag-undefined dyan. No? Okay.
that's all for today. Do you have any questions? Okay. So, yung last two topics natin, last two sessions natin will focus on differential calculus. No, I think mas importante yung malaman niyo yun kaysa mag-physics pa tayo. Kasi mas madalas kayong magmamat kaysa mag-physics sa grade 11 niyo. Yun ang last two lessons natin for this, ano. Yung next session, I will say kung kailan. Hindi tomorrow, pero baka... Baka Friday. Yan. So if there's any questions, yun lang. That's all for today. I will upload these later. Yan. See you guys. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.